Hi, good morning guys. Kumusta kayo ulit? Isang magandang, magandang, magandang umaga na naman sa ating lahat. Ngayon guys, may i-share po ako sa inyo na nahalaman ko na akala natin hindi siya tutubo pero maganda siya. I-share ko siya sa inyo para kung gusto nyong gayahin or tularan, pwede nyo siyang gawin. And madaling-madali lang siya. But before that, gusto ko munang i-share ulit sa inyo itong mga prayer plants ko na iba-iba or prayer plants or kalateya. Ayan. This is rattlesnake. Shatsi rattlesnake. Pero ano siya, hindi siya. Uy, meron na siyang meron na siyang anak na maliit. Medyo matagal lang siyang dumami kasi matagal siyang magkaroon ng anak. And this one, hindi ko alam yung specific names ng iba. Yan, iba. Iba ulit ang design ng lips niya. And this is the other one, si yellow. Ayan. Ang maganda kasi sa kanila, iba-iba yung design ng dahon nila. Ayan. Kahit hindi sila namumulaklak, maganda naman kasi ang ganda ng lips niya. This is Makuyana. Ito yung pinaka-favorite ko. And this is Pinstripe. Ayan. Ang ganda rin. Ito kasi, mas maganda siyang nakapat lang. Kasi pag tinanim mo na sa lupa, lalaki siya ng masyado. Tapos, matatanggal yung design ng, mag-fade yung design ng dahon niya. Ito naman si Medallion. Yung iba, tinatawag din itong peacock. Kasi tingnan mo naman yung design ng leaves niya. Para siyang this is Trio Star. Ayan. Tatlong kulay kasi itong dahon niya. May white, may light green, tapos darker na green. Sorry. Tapos itong likod niya, ayan, kulay violet. Halos lahat naman sila may kulay violet ang likod. Ayan. Oh, see? Ito naman si ito talaga si peacock. Yan. Para siyang peacock talaga. Lalaki din itong mga peacock na to kaya pero hindi matatanggal yung design niya. Ganito na talaga siya. Pero lalaki sila ng mga 2 to 3 feet. Yan. Or baka aabot pa sila ng 4 feet. Pero mas gusto kong nakapat lang sila kasi ayoko yung masyadong mga malalaki. Ito naman si Zebrina. Yan, parang zebra daw kasi siya. Kaya
Zebrina ang pangalan niya. And then next, ito, hindi ko din alam ang pangalan niya. Yan. May mga anak na din siya, yan. Ito naman, hindi ko din alam ang pangalan. Yan, maganda din siya pag madami. Kaya lang, pag tumatanda na yung lips niya, ganyan siya. Kaya dapat pag matanda na, bawasan yung dahon niya para magkaroon ulit siya ng bagong dahon. Isa dito. Hindi ko alam ang pangalan nito. May mga butas-butas. And then, meron pa dito. Yan. Hindi ko pa siya naitatanim. Kasi wala akong malaking paso. Napagtamnan. And then, next tayo ay doon na sa pinaka-special kong siya, guys. Yan. Binigay lang ito ng aking friend na may tanim nito na isang dahon lang siya. Pero ito kasi buo siyang isang dahon pero nasira yung ganito niya. Yung tangkay niya. Kaya, ang ginawa ko, hinati ko lang na lang siya. Tinanggal ko yung tangkay. Tinanggal ko yung tangkay niya. Tsaka ako binalik dyan sa tubig. Pure na tubig lang po ito. Wala siyang ibang... wala akong ibang nilagay kundi pure water lang po siya. Yan, nilagay ko dyan mga magto 2 months na ito. Yan na siya, may mga roots na. Yan. Ito namang dalawa na to. Kalalagay ko lang ito kahapon. Kaya wala pa siyang ano, wala pa silang roots. Yun lang po, guys. Pwede nyo siyang gawin din kung wala kayong stems. Pwede yung dahon niya. Tutubo siya. Tapos, antayin na lang natin na lalabas yung anak niya. Kasi, magkakaroon din yan ng bagong stem. Kaya, antayin lang natin siya bago natin siya ilipat sa lupa. Lapat. Yun lang, guys. And see you again sa aking next na video. Yan. Pwede nyo lang pong gawin ito. Pure water lang po siya. Okay, guys. Bye!